po lang po to kung paano ikabit para at least mayroon po kayong idea. Hello guys, good day. In this video ay magbibigay ako ng idea kung paano nyo ikakabit ang bowl type disc brake sa inyong mga CT100 na old model. Okay, so ang gagamitin natin na hub is pang XRM 110 or Wave 125. Yung disc plate naman na gagamitin natin is pang XRM 110 or Wave 125 bowl type, guys. Okay, matatawag natin siyang bowl type kasi yung forma ng kanyang disc is parang bowl. Then yung gagamitin nating caliper is pang Wave 125. Then meron tayong bracket na pang bowl type. Ayan guys. Then yung gagamitin yung telescopic is stock pa rin ng CT100. Then yung ihi ninyo ay ihi ng XRM 110 or XRM 125 pang harapan. Okay. So paano nga ba ikakabit itong ihi na to? Dahil yung bearing ng ating hub ng Wave 125 or XRM 110 is 12mm yung butas. Samantalang yung stock na butas ng CT100 ay 10mm. So kung makikita nyo guys, di talaga maipasok. So ang ginagawa namin dito, binubutasan namin itong kanyang telescopic. Ginagawa namin 12mm para maipasok yung axle. So ayan guys, maipasok yung axle. Pero kung gusto nyo naman na di na kayo magbubutas, is yung gagamitin ninyo na hub is pang Mio hub. Pero yung Mio hub guys is pang flat disc only. Okay guys, unang-unang gagawin nyo guys, itong ating lock washer, ilalagay nyo siya dito guys. Yan. Then maglalagay kayo ng ihi. Pag nalagay nyo na yung ihi guys, ayan guys, saka nyo naman ilalagay itong disc brake bracket. Ayan. So kung nakikita nyo guys, pantay na yung bracket dito sa ating drum stopper. Ayan. So straight na yung kayang direction. Ayan guys. So next na gagawin ninyo, maglalagay kayo ng spacer. So yung spacer nakatamtaman lang na maibalance yung gulong sa tapaludo nyo. So ayan guys, ilagay nyo yan siya. Pag nalagay nyo na, saka nyo naman ipapasok itong hubs na may disc plate. So ayan guys, so bali sample lang to guys para at least may idea kayo kung paano ikakabit. Okay guys, so ayan na siya, naikabit na natin yung ating hub, yung disc plate, yung bracket, saka yung washer at spacer. So uulitin ko guys, yung gagamitin yung ihi is pang XRM 110 or 125 pang harapan. Yung gagamitin nyo naman na telescopic is syempre yung stock telescopic ng CT100 pero pinalakihan yung butas. Uulitin ko naman, kung gusto nyo naman talaga na di na kayo magbubutas pa dito, papalakihan ng butas, pwede nyo gamitin yung pang Mio na hub. Pero ang Mio guys is pang flat type only, walang bowl type yung Mio. Okay, the next ang ikakabit na natin is yung ating caliper ng Wave 125 for double piston or Mio Sporty for single piston. So bali yung bolt na gagamitin nyo is 8mm. Okay guys, so ayan na guys, naikabit na natin yung ating caliper. So 8mm na bolt yung gagamitin nyo. Yung isang bolt sa bandang ibaba is half inch para di siya sasaya dito sa kanyang disc plate. So ayan guys, free play yan guys. So sample lang po to kung paano ikabit
para at least mayroon po kayong idea. Okay guys, so maraming salamat sa inyong panonood at sana'y patuloy kayong manood sa aking mga videos.